Magandang araw mga kasabong. Bibigyan ko kayo ngayon ng update regarding sa renewal at application ng gaffer's license, no? Marami po kasi sa atin mga kasabong, lalo na yung mga nagtatari, ay humihingi sa atin ng update regarding sa pagkuha ng bagong GAB license ID or license para sa mga mananari at gayon din po sa renewal. Alam naman natin, ngayon meron ginaganap na Gamefowl Expo sa World Trade Center itong January 19, 20, and 21. Doon po, meron po ang GAB or ang Games and Amusements Board na booth kung saan pwede po kayong mag-renew po ng inyong license. Opo, renewal lang po ang nandun, no? Tapos sa gaganapin na sa Araneta na World Slasher Cup, nandun din po sa elimination. Kami mismo, ako nandun din, pati ang GAB po mismo, ang Games and Amusements Board. Bali kami po nandoon para po sa seminar para sa mga bagong kukuha ng license, no? Lilinawin ko World Slasher sa Araneta, merong bagong pagkuha or yung new application. Pero para lang po ito, lilinawin ko, para lang po ito sa participants sa World Slasher. Kung kayo po ay bago na mag-a-apply ng license at pupunta sa World Slasher at hindi naman participants, ay hindi po kayo mabibigyan ng license. Pero kung kayo ay halimbawa magtatari mismong sa World Slasher, participants po kayo, yung entry po ninyo meron, tas kayo magtatari, wala pa kayong GAB license, mabibigyan po kayo ng bagong license, no? Ngayon po, galing po kami sa opisina po ng Chairman Attorney Richard S. Clarin, no, ang bagong chairman po ng ating Games and Amusements Board. Kami po ay nag-courtesy po call dun sa kay attorney sa office niya po. Nagpakilala at pinakita po yung suporta po kay attorney, no, sa regarding po dito sa ating sasabong industry. Bali, marami po kami na pag-usapan at ito po ay ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Bali, may interview rin po ang ating chairman sa Zoom po ng Sports on Air Live, no? Bali, magkakaroon na po kayo ng idea dito sa mga mangyayari po sa atin sa regarding po sa gaffing, dahil naitanong din po sa kanya at ito po papanoorin po natin, no? At pagkatapos po nito ay babanggitin ko rin po sa inyo yung ilan po sa mga napag-usapan namin ni Chairman nung kami po ay nandun sa opisina po ni Chairman. Bali, ito po mga kasabong, panoorin niyo po muna to bago po yung napagmeetingan po namin. Chairman, I don't know kung this will qualify sa question o baka sumbong na rin sa iyo to, no? Sige po, welcome po yan. Dami tayong mga nakakausap na kaibigan natin sa cockfighting, sa sabongan, no? Meron yata mga problema ngayon yung mga magtatari natin as far as yung application ng mga new licenses. Parang na-stop yata yung pagbibigay ng license sa mga magtatari, no? Parang renewal lang, and may mga nakakausap tayo sa mga kaibigan natin sa sabong nga na parang naapektuhan na rin yung kabuhayan, dahil kung walang GAB license, tama lang na hindi naman sila mabigyan din ng pagkakataon sa mga sabungan. So ano po ba yung masasabi nyo rito, na yung take nyo sa mga ganitong issue na pagbibigay ng mga licenses? Napakaganda po ng tanong ninyo, at tama na na-hit ninyo yung issue talaga ng mga GAB's license. Lalo na kanina doon, natanong din po sa akin yan doon sa World Gamefowl Expo natin. Noon pong dumating po kasi ako, meron po tayong mga na-issuehan before ng mga local GAB's ng GAB ID. I understand naman po why they were given GAB's ID. Kasi nga naman, first and foremost, syempre, during the pandemic, kailangan ng mga kababayan natin maghanap buhay. Plus, may mga LGU po kasi na nag-issue na ordinansa na as part of the requirement before they are given by the local government unit ng GAB's ID is an ID from GAB.
Eh, ang problema po nito sa batas po, ang mandato po talaga namin, magbigay lang po ng gaffer's ID sa pag kami international derby. Ang local po, under the local government code po talaga, it is the local government units who ano talaga, who supervise, who regulate, who give IDs doon po sa mga kababayan natin na nagsasabong yung mga gaffers. So I understand po na couple of years or in the past po may nabigyan po ng ID. So ang balak ko pong gawin ngayon is to, kasi parang nagets ko naman po yung issue eh. Kasi kunyari ako po, mananari ako. Punta ako for example sa LGU kasi doon ako magtatrabaho ng sabong eh. Sabihin ng LGU, punta kang GAB. Hingi ka ng gaffer's ID. Pagdating naman sa GAB, sasabihin ng GAB, ah, ang mandato namin, international derbies. Kung hindi ka sasali sa international derby, local yan, wala po kaming ganong kapangyarihan na mag-regulate, bigay na ID sa local. So nag-gets ko po yung parang ping-pong na pinapabalik-balik yung gaffers natin. Eh, isa nga po sa push ko, automatic, pumunta po, makipag-usap po, makipag-ugnayan. Ako na po ang makikipag-ugnayan sa local government units. Para naiintindihan ko naman po at nagpapasalamat din kami, I'm sure yung local government unit, kaya nalang sinabi na manghingi muna kayo ng ano, ng gaffer's ID. Kasi parang nasa amin naman po talaga yung best practices. O pwede po namin ituro yan. So may meron silang comfort yung LGU na pagka nilisensya namin to, trained kayo. Kasi kumuha kayo ng gaffer's ID sa ano eh, sa GAB. Pero yung problema, ang nililisensyaan lang po talaga namin international. So napag-usapan po namin, ako po makikipag-usap talaga mismo sa ano, mga mayors po natin, mga governors, congressmen ng kada local government unit po. Sabihin namin na talagang tutulong po kami to professionalize the sport. Maybe what you need from us moving forward is not parang gaffer's ID kasi international. Baka naman po pwede certification na yung mga nag-a-apply na to has underwent best practices, has underwent the seminars required for them to be knowledgeable para gawin po yung trabaho nila. And that certification, pwede nilang gamitin, ibaba sa local government, sabihin, nakakuha na kami ng certification from GAB kasi nag-undergo kami ng seminar eh. So from there, po pwede nyo nang lisensyahan kami ng local gaffer's ID. So ako po mismo ang tatawi dyan. Mamadaliin ko po ito kasi naiintindihan ko po yung problema ng mga tao. Pero siguro it's just a matter of talagang pong to legalizing everything. At yun po, ang sinasabi ko, since international po, ang sako po namin, parang wala po sa forte namin magbigay ng ID. So magbibigay po kami ng certification. Kami na po makikipag-usap sa local sanggunian na kung may ordinansa na nakalagay na okay, kailangan mo ng gaffer's ID before we give you a local's ID, hindi na po sana ganun. Pwede na lang hingin siguro ng sanggunian through an ordinance is for them to be certified by GAB that they underwent the necessary seminar for them to be given the local gaffer's ID. Magandang balita yan, German, sa mga kasamahan natin sa sabong industry. Alam naman natin na ang GAB nga ang talagang may authority para mag-issue ng mga ganyang licenses, no? At alam din natin na ang yung cockfighting isa sa mga malalaking contributor sa atin, no? Sa pondo ng bayan para sa mga sa dami ng cockfighting na opo, na saka, community natin, no? Tradisyon na po talaga ng mga Pilipino yan eh, yung sabong po. So yun, mga kasabong, no, napakinggan po natin ang ating chairman, si Attorney Richard Clarin, patungkol dun sa pagkuha ng license sa mga bagong nag-a-apply. Sa mga magre-renew po, wala naman pong problema, makakapag-renew po kayo, makukuha po ninyo yung bagong ID po ninyo. No? Katulad ngayon, itong ginaganap na Game Fall Expo sa World Trade Center sa Pasay, ay meron pong booth ang GAB po doon, ang Games and Amusements Board, para sa renewal. Ang dadalhin nyo po, tandaan nyo pong mabuti ito, ang dadalhin nyo po yung lumang ID po ninyo, at pwede rin po ang katandem po nyan ay ang barangay clearance or police clearance. Kahit yung dalawa lang po, kahit wala yung MBI. Pero, take note nyo po ito. Dapat po, meron nakalagay doon na no derogatory record. Yung po yung ipapalagay ninyo sa inyong barangay, pagka barangay clearance po ang kukunin nyo, dapat po nakalagay po doon ay no derogatory record. Para po makapag-renew po kayo ng license. No? Kung pupunta po kayo halimbawa sa
World Gamefowl Expo. Pagdating naman po ng Monday, after ng Gamefowl Expo, pwede naman po kayo pumunta sa opisina po mismo ng GAB sa Makati, no? Sa second floor, Legazpi Tower 200 building, Paseo de Rojas, Makati City. No? Bali, punta po kayo doon, dali nyo po yung lumang ID po ninyo, expired na ID ng GAB for renewal, yung GAB's license ID po ninyo. Tapos, barangay clearance po or police clearance, no? Basta nakalagay po, ulitin ko, no derogatory record. Tapos, dala po kayo ng 510 para po yun sa bayad dun sa inyong ID card. Sa 510 po, kasama na po dun yung tawag nito, drug test. Libre na po yung drug test. So, 510, may kasama ng drug test at saka yung ID card po ninyo. Kasi actual po kayo doon na papaihiin, no? Kasi hindi pwedeng hindi nila nakikita. Talagang may bantay po, lalo na po sa opisina ng GAB sa Makati, talagang nakatingin po sila, tapos ilalagay po ninyo sa ibabaw, huwag nyo tatakpan, tapos ititest nila kung kayo'y negative. So, yun po, malinaw po yun, renewal. Ngayon po, nabanggit ko kanina, kung halimbawa sa World Slasher naman, nagaganapin nyo yun sa Araneta, no? So, yung 26-27 elimination, nandun po ang GAB, no? Magbibigay po sila ng license sa bagong kukuha ng license na participants. Ulitin ko po, participants po dapat kayo ng World Slasher. Kasi mayroong participants doon na pinagkakatiwalaan syempre na may-ari ng entry. Pero halimbawa, yung mananari niyang yun, eh wala namang GAB license. Hindi ka papayaga magtari kung wala kang GAB license kung sa World Slasher ka lalaban. Kailangan mo ng license. Ngayon, nandun ang GAB, magbibigay siya ng license. So, kailangan pa rin yung seminar certificate na galing sa mga accredited na trainers po nila, no, ng screener ng Games and Amusements Board. Tapos, yung certificate mo, meron ka rin dapat nadala na barangay clearance or police clearance na may nakalagay din na no derogatory record. Kaya, nandun po kami sa 26-27 para po sa iilan na participants na wala pang GAB license ID. Kasi renewal din po yun doon sa umaga. Halimbawa, kasi yung iba, participants, kailangan mag-renew dahil expired na yung mga ID po nila dahil bagong taon ngayon. Usually yan, December 31 po nag-expired yung mga license nila. Pero although may 3 months naman po yun, no, na allowance. Pero nandun na po ang GAB upang makapag-renew po sila ng kanilang license. So, pwede na po silang mag-renew doon. Basta dala rin po nila ang kanilang barangay clearance or police clearance kung gusto po nilang mag-renew. Pero kung bago po kayo, kailangan nyo po na mag-seminar doon bago mag-umpisa. Kasi umaga, bago mag-umpisa yung laban, umpisa muna, magkakaroon muna ng seminar para doon sa mga baguhan. Meron tayong isang lugar doon, magkakaroon tayo ng seminar para po sa inyo. No, nandun po kami at saka yung ibang screener po, no? So, sa mga screener, katulad po nila Jap Gagalak, nila Weng Bahia, tapos yung si Kenneth Falsis, sa Tari po to, no? Si sa mga ano naman po sa si Vic Gabriel, no, yan po yung ilan sa mga kilala ko na kapares ko po na screener din po ng GAB. Ako po si Mauro Dal, kilala niyo naman po Maui. Tapos sa si Angeles, no, si Omi Angeles, doon naman po sa mga sentensyador. So nandun din po sila kung meron pong sentensyador na hindi pa lisensyado, andun din po sila para sa pag-seminar. Pero usually naman po yan, pagka World Slasher, sa mga sentensyador, ano na po yan? May mga license na po yan sa GAB, no? Tapos, ito, yung tanong, no? Nung iba, paano kung halimbawa order ng sabungan, nag-apply ka sa sabungan na gusto mong magtari, na maging house gaffer nila?
Eh sabi, dati kasi kadalasan, di ba, pinapakuha muna ng gab license, no? Yung iba, halimbawa, wala pang gab license, pinapayagan po ng gab na, yun nga po, certificate lang na katunayan na marunong po kayo magtari, maayos kayo magtari, katunayan na ganun, at pwede po kayong pakuhanin na sa inyong local government o sa munisipyo. Ang sabi po ng chairman, para hindi, kumbaga, para hindi makalusot na basta na lang may mananari na nag-apply ng halimbawa sa munisipyo, no, magtatari, kakausapin niya yung local government o yung mga munisipyo na bago bigyan ng license, eh kailangan meron certificate galing sa kanila. So yun po yung mga pinag-uusapan ngayon at pinapadali na magkaroon po ng lisensya yung mga gaffer, lalo na kung local lang po ang paglalabanan, no? So sa mga international derby, dun po kailangan po talaga yung gab license. So sa ngayon po, yun po yung update natin. Kung meron pong mas maganda pa at iba pang mga update, ay babalitaan ko po kayo. Sa ngayon po, ito po muna yung mga napag-usapan at ito po yung pinaabot ko po sa inyo dahil kahapon lang po kami pumunta sa opisina po ng ating chairman, Attorney Richard Clarin. So maraming salamat mga kasabong at antabayanan nyo na lang po yung susunod po nating update. At salamat po sa Sports on Air Live at yung clips po na isa ay galing po sa kanila na nandun din po at nabigyan ng idea tayong mga magtatari, lalo yung mga nasa industriya po natin. So maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.